nananawagan ho ako doon sa mga nangangailangan ng tulong. Hindi ko ho maipapromise na kaya kong sagutin lahat yung mga problema nyo at yung mga kailangan nyo. Pero sa dami ho ng taong naniniwala sa aking grupo, Living is for Everyone, at ang mga na-establish kong connection sa larangan ng politika, ng showbiz, at ng mga private sectors, marami yung sumusuporta sa akin pag humingi ako ng tulong. Sinabi ko sa sarili ko at pinangako ko sa mga magulang ko na kapag tumakbo ang isa sa mga Marcos, buong puso akong tatayo at maninindigan para sa kanila. Good morning po kay Ma'am. Ma'am una, pwede po malaman ang pangalan nila? I'm Ana Lisa Payawan. Ana Lisa Payawan. Taga saan po si Ma'am Ana Lisa? My parents came from Nueva Ecija and San Miguel, Bulacan. Ah, yes, ma'am. Ma'am, di po ba katatakas pa lang ng ating national election? So, sino po ba ang binoto natin presidente? Ang sinuportahan ko po ay si BBM at si Sara. At bakit po si BBM at si Sara? Naniniwala kasi ako na sila talaga ang pag-asa ng Pilipinas. Yung mga plataforma na nilatag ng ating mahal na presidente at vice-presidente ay tugma sa pansarili kong plataforma dahil meron akong foundation na tumatakbo ng 14 years na. Ito ay ang life, which is living is for everyone. Wow. So, napakaganda pala, ma'am, ng inyong ginagawa sa buhay. Ano? Kaya pala parang batang-bata pa tayo tingnan. Yeah, syempre, positive. Kahit na medyo naabutan natin ang panahon ng Marcos, you know? So ma'am, pwede po ba mabigyan mo pa kami ulit ng mga nagawa ng Marcos at kung bakit in love tayo sa Marcos? Ang sa akin naman kasi, nung bata pa ako, narinig ko sa mga magulang ko kung gano'ng kaganda ang ekonomiya, kung gano'ng kapayapa at kung gano'ng ka-fair ang buhay ng mga tao. Ayan. Hindi ko man natutukan kung paano ang pagtakbo ng ekonomiya. Siyempre, bata pa ako noon. I'm actually a martial law baby, 1972. Tapos nagtira na ako sa ibang bansa. Ayan. Pero nung bumalik ako, sinabi ko sa sarili ko at pinangako ko sa mga magulang ko na kapag tumakbo ang isa sa mga Marcos, buong puso akong tatayo at maninindigan para sa kanila. Okay. Ano? So ngayon, ma'am, ganito ang susunod nating katanungan. So ngayon nga si Bongbong Marcos na ang nanalo at nailuklok na natin bilang pangulo ng ating bansang Pilipinas. Uh-huh. Eh ma'am, ano ba ho ba talaga ang inaasahan natin na magagawa ni BBM na para magbago ang ating bansa? Kung napapansin niyo po at narinig niyo sa mga interview ni BBM before, ang unang-una hong gusto niyang tingnan ay ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Yes. Na sa aking paniniwala ho ay isa sa pinakamabigat na problema ng bansa natin. Marami hong may sakit, maraming nasa laylayan na hindi natutulungan at hindi nabibigyan ng tulong. At naniniwala ho ako na sa sinabi ng ating mahal na presidente, natututukan niya to. Dahil ang una nga hong nasa news nung yung in-announce na nanalo na siya, bibigyan niya ho ng libreng benepisyo ang lahat ng senior citizens. Okay. So kaya pala ma'am, kayo ay gumawa na rin ng isang foundation para makatulong din sa mga kabataan, ano? Ma'am, itong foundation po ninyo, anong tulong po ba ang nagagawa nito sa especially sa ating mga kabataan? Yung foundation ko kasi is itinayo ko siya nung nasa Hong Kong ako. Taga Hong Kong ako ay Hong Kong permanent resident and Filipino resident at the same time. 14 years nang tumatakbo ang life, living is for everyone. At tinutulungan ko po primarily noon is yung mga OFW. Pero since malapit ho ako sa mga bata, nagkaroon ako ng oportunidad na makapagpaaral ng mga bata sa Surigao, which is 10 ho sila, nakatapos sila ng pag-aaral. Then nagkaroon ako ng oportunidad na magpagamot, tumulong sa pagpapalibing, sa pagpapaaral ng mga kabataan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayun. So ma'am, mabalik tayo ulit kay bagong pangulo natin. Ano? So kagaya nun, nabanggit mo kanina ang mga inaasahan natin na magagawa ng ating pangulong si BBM. So paano niya ito ma'am magagawa sa ngayong pangalang na hindi pa siya nakapag-umpisa? Eh meron ng mga kumokontra, bumabatikos, hindi lingid naman sa kaalaman natin na talagang sila ay kahit konti lang pero masakit sa tainga. Dagdag sa sakit ng ulo ng ating Pangulo. So ma'am, ano po ba ang magiging reaksyon ninyo sa bagay na ito? Sa akin naman kasi, kahit sinong maupo, may makakalaban. Hindi po lahat ng tao ay sasang-ayon sa isang tao rin.
Kaya nga laging may negative tsaka positive. Yes, kahit anong positive ang sabihin ng isang tao, merong negative na nasusuwail sa mga bagay na yon. Ang nakikita ko lang sa ating presidente, mula nung kampanya ho, hindi siya pumapatol. Hindi siya pumapatol, hindi siya nagsasalita. Bakit? Parang personal na paniniwala ko din nung nagkaroon ako ng foundation, marami rin akong bashers. Pero bakit tayo papatol sa mga bashers? Yes, tama. Kasi hindi naman natin lahat mapi-please ang lahat ng tao. Mm-hmm. Ang sa akin lang po, hindi magagawa ng ating presidente lahat ng sinasabi niya kung tayo mismo mga mamamayan, hindi natin siya tutulungan. Ayan. So ma'am, ito pa ano? Medyo maganda-ganda itong aking katanungan. Ano? Alam naman natin na ang dala ng bibim sa ratan din ay unity. No? Yes. Kaya nga tinawag na ano, unity team. Uh-huh. No? So sa panahon ba ngayon, ma'am, nararamdaman ba itong sinasabi natin unity? Ang paniniwala ko ho, dahil sa laki ng boto na nakuha ng ating mahal na presidente at vice-presidente, nagkaroon na ng unity team. Nagkaroon na ng unity ang buong Pilipinas. Ayun. Dahil sa laki ng numero ng mga bumoto. Doon pa lang eh, yun pa lang po ang unang-unang sign na nagsimula na at nagkaroon na ng unity ang Pilipinas. At sana ho nga ako, nananawagan ako sa lahat ng mga bumoto sa ating presidente at vice-presidente na patuloy ho nating palakasin ang puwersa ng unity, dahil ito lang po ang makakapagpapago sa ating bansa. Ayun, tama po yan. Mayroon po akong ibang katanungan, pero konektado din po ito sa ating bagong Pangulong Sibong Bumacos. Ano? Uh-huh. Meron kasi tayong isang senador, ano, na bago magsara ang 18th Congress, ay ito po ang kanyang sinabi. Palayain si Leyla de Lima ng ating bagong Pangulo. Ano po ba ang mayroon yung reaksyon ninyo dito? Okay. Tama po ba ito? Or papayag ba dito ang taong bayan? Na-caught up camera ako. naniniwala ho kasi ako na hindi dapat. Why? Nagkaroon ho kasi ng tama naman paglilitis nung panahon na nasintensyahan si De Lima. Hindi naman ho siya makukulong kung wala siya talagang nagawa. Tama. Ang pagpapatawad naman ho, hindi masusukat sa pagpapawala ng mga may sala. At hindi ho ako naniniwala na napakalaki ng impact ni De Lima sa buong bansa na dapat unahin natin siya kaysa sa tunay na problema ng mga Pilipino. Ayun, tama yan. Okay ma'am, ito pa. Ano? Ang politiko po ba ay pwedeng makialam sa trabaho ng korte? Ng mga? Korte. Ng korte? Oh, yeah. Yes. Yung mga judge, yung mga trabaho ng ano natin. Pwede bang makialam ang mga politiko dyan? Pwede hong magbigay ng mga suggestion. Ah, we can give advices, we can give suggestions. Mm-hmm. But at the end of the day, we still have to follow mga judicial law natin. Ah, yes, ako. Kaya nga kung may batas para natin sundin. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi, ang ibang batas mabigat. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. The law is harsh, but it is the law. Ayan. Kaya nga sila ginawa para sundin ang mga tao. Ayan, tama. Minsan sa tingin ng ibang tao, mali. Minsan sa tingin ng tao, masyadong mabigat ang paratang. Pero kaya ho tayo may batas eh. Kung wala kasi tayong batas bilang mga tao, di para, wala na rin tayo pinagkaiba sa kingdom ng mga animals. Ayun. So, sa madaling sabi, ibig sabihin po, ay itong senador na ito ay mali ang kanyang ginawa. Hindi kasi ako nagkaroon ng chance para mapanood at marinig kung ano man yung nasa ano po ito, ma'am? Topic na yan. Nasa ano, Twitter ito, ano? Mm-hmm. Maiksi lang po ang sinabi niya. Nagugutos siya na kinakailangan ay pakawalan si Senator Leyla. Yung pagdating mo siya, hindi mo basta pwede iutos yan eh. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yan ay dumaan sa masuring pagsusuri. Hindi naman yan basta sinabi lang ng judge na ikulong natin. Nagkaroon ng investigations, nagkaroon ng proper legislation, proper judicial way, lahat ho nagawa. At sa aking pagkakaalam po, hindi siya makukulong kung walang mabigat na ebidensya naman sa kanya. Ayan, tama. Sa mga pagkakataon na punin niyo ito para ho ay ma-invite ba ang tawag ito doon sa inyong foundation? Nananawagan ho ako doon sa mga nangangailangan ng tulong. Hindi ko ho maipapromise na kaya kong sagutin lahat yung mga problema nyo
at yung mga kailangan nyo. Pero sa dami ho ng taong naniniwala sa aking grupo, Living is for Everyone, at ang mga na-establish kong connection sa larangan ng politika, ng showbiz, at ng mga private sectors, marami yung sumusuporta sa akin pag humingi ako ng tulong. So, subukan ho natin. Ang hihilingin ko ho is, huwag niyo ho akong lapitan ng para... huwag niyo ho akong lapitan lang. Subukan niyo ho ako. Dahil alam ko ho na gagawin ko talaga lahat ang kaya kong gawin para makatulong sa mga kababayan. Ah, yan. For example mo, ma'am, kayo na yung nabanggit ninyo na kung mayroon kayong mga ganito na hindi kayang ilabas or whatever. Kagaya ho nung... Lately ho, meron hong lumapit sa akin na taga Batangas. Okay. Ang anak ho nila ay pinanganak with congenital heart disease. Okay. Wala silang way para maipasok yung bata sa ospital. Puno daw ang ospital. Wala rin silang pera. Inilapit ho sa foundation namin. At sa tulong ho, gusto ko hong magbanggit ng mga pangalan dahil gusto ko magpasalamat. Sa tulong ho ni Congressman Argel Kabatbat ng Magsasaka Party List. At sa tulong ng ating Senator Amy Marcos, natugunan ho ang pangangailangan ng batang yun. Hindi ko man ho personal na mapapasalamatan si Senator Amy Marcos kung makaabot ho sa kanya yung video na to. Marami na ho akong inilapit sa inyo. Lahat po natugunan nyo. Maraming maraming salamat. Asa maraming maraming salamat kay ma'am. Ano, at pinabigyan niyo po ang aming simpleng tanungan. Pero malayo ang narating nito. Maraming maraming salamat. Tsaka sana nga kayo yung maging katulong ko na sa mga susunod na mga panahon, sa susunod na mga buwan, nais ko nating maglingkod sa buong bayan. Sana ho kasama ko ang mga vloggers na kumukuha ngayon para mapalaganap ho natin kung ano ba ang advokasya at adhikain ho ng Living is for Everyone. At kung kanino man hong partido ako mapunta sa darating na mga panahon, sana ho suportahan nyo ako dahil hindi pa man ho ako tumatakbo. Marami na ho kami nagawa. Marami na kami nagawa. So may plano? Ang plano naman ho is hanggat sa ikakabuti ho ng mga mamamayan. Ang marami kasing nagtatanong sa akin ever since na-instart ko ang foundation, tatakbo yan kaya nagpapakilala. Ang sa akin ho, wala hong masamang tumakbo, walang masamang magpakilala. Kung yun naman ho ang magiging paraan para mas marami kaming maabot. Dahil sa dami ho ng mga politiko natin, marami tayong pangakong naririnig. Hindi ho lahat ng politiko sumusunod sa kanilang pangako. Ang sa amin lang ho, ang aking mapapatunayan lang, wala pa po ako sa posisyon, pwede nyo hong i-background check lahat ng ginawa ko at kaya ko hong ipagmalaki. Marami akong naabot, marami na akong natulungan. Ayan. So maraming maraming salamat. Thank you, Dave. Thank you very much.